Ayan, ito yung ating magiging design. Yan. Yan yung ating gagawing design sa ating gagawing steel bed frame. So, welcome back again mga boss sa Janna Workshop. Muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. So, ayan, kung mahilig ka sa mga gatong gawain at mahilig ka mag-DIY, yan, subscribe na yung channel natin at click mo na rin yung bell button para lagi kang update sa tuwing may upload tayo mga bagong video. Ngayon, magagawa tayo ng steel bed frame. Yan, magpapabrigay tayo. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yan step by step. So, ito yung ating magagawin na ano, yan, ito yung ating design na gagawing bed frame. Yan. Yan, kung makikita nyo, medyo malabo. Ayan, ito yung ating design na gagawin na bed frame. Ayan, so, okay ito na magagawa tayo DIY kasi mas matibay siya compare mo sa binibili sa mga mall. Ayan. Tapos masusunod pa natin yung ating mga design. Ito naman yung ating gagamitin na mga tools. Yan, welding machine, grinder, barena, tapos cut-off machine, tapos metro, lapis, eskwala. Yan yung ating mga gagamitin sa pagbuo ng steel bed frame. Tapos ito naman yung mga materials na ating gagamitin. All tubular yung ating gagamitin. So bali yung kapal nito is 1.5. Yan, standard na kapal yung ating gagamitin na mga tubular. Tapos meron tayong 2x1 para sa framing ng bed. Tapos meron din tayong D1. Yan, 1x1. Tapos 3/4. Yan, 3/4 by 3/4. Ito naman yung kanyang pamaa. 2x2. Yan, 2x2 yung ating pamaa. Dito nakakapit yung baseboard tapos yung ating design. Tapos close up ko lang itong ating ano, design. Yan, kung hindi nyo nakita masyado nakita kanina sa yung design, medyo kasi malabo yung sa una nating ano. Yan, ito yung ating magiging design. Yan. Yan yung ating gagawing design sa ating gagawing steel bed frame. Yan yung ating mga pyesa. 1x2. Yan, maggawa muna tayo ng frame. Yan, magkakat muna tayo. So bali yung gagawin natin na ano, na sukat na bed frame is full size. Double size yung ating gagawing ano, bed frame. So bali ang sukat niya 48x75. Yan, ikakat muna natin to. Ito yung ating tubular na 1x2. Cut muna tayo ng dalawang 48 inches, tapos dalawang 75 inches. Yan, cut muna tayo. Yan, i-45 degree muna natin tong ating ano, itong ating cup off para mapag-cut tayo. Ayan, naka 45 degree na yung ating cut-off machine. Ayan, puputol tayo ng isa munang 1x2. Ang haba ay 48 inches. Ayan, bali dalawang 48 inches yung ating puputulin. Tapos dalawa ring 75 inches. Ayan, unahin muna natin yung dalawang 48 inches. Ayan, i-45 muna natin itong kabila. Yung kabilang side niya, bago natin putulin sa sukat na kailangan natin. Sukat muna natin. Yan, 48.
Tapos kuha na tayo. Yan, ito na yung 48 natin. Yan, 48 4 feet. Then saka natin kuitan yung eskwala nya. Ikot ko lang. Yan, ito yung 48 eskwala natin kumunta rito. Yan, yan pa side. I-po-45 natin gamit ang eskwala. Yan, kung wala kayong ganito na cut-off machine, yan, pwede naman gamitin nyo grinder. Yan, cut nyo po ganun. Pagunta rito. Yan. I-grind nyo na lang cutting disc para ma-45 nyo. Ito lang yung ginagamit ko kasi para mas mabilis yung trabaho. Pero kung wala kayong ganito, grinder na lang gamitin nyo. Ganun din naman yun. Na natin to. Kaya kuha tayo ng 45. Kaya sabay na po ito natin itong isang piyasa natin na 48. Yan. Bali, dalawin kailangan natin ganito. Kaya tatapos po tayo ng isa pa. 48. Tapos, dalawa ring 75 inches. Yan, tigdalawa sila. Ngakat muna tayo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ayan, napag-cut na tayo ng ayan, dalawang 48 tapos dalawang 75. Ayan, susunod nyan ipapabarikit na natin to. Ayan, ipabarikit muna natin yung frame nya. Ayan, buhay muna natin yung frame. Ayan, simbol muna natin to. Layout natin yung pagka-eskwala nito. Tapos i-assemble na natin siya. Tapos pagkatapos natin dito, ipabrikita natin yung baseboard at headboard. Tapos yung baseboard, tapos yung headboard. Yan. Tapos tayo magdi-design. Pero bago yun, i-ano muna natin to. Pabrikit muna natin to. Ayan, tip lang mga, yan mga boss, pagkatapos nyong i-eskwala, yan, nakuha nyo yung eskwala ng patakanto, tip lang, bago nyo i-pull wheel, lagyan nyo muna ng, ano, ng brace, yung patakanto. Kasi pagka basta nyo ihinang yan, mawawala sa ano yan, mawawala sa eskwala, pag basta lang natin ihinang. Tatakbo yan, kaya kailangan natin lagyan muna ng mga brace. Yan, pagka nalagyan natin ng brace, saka tayo mag-pull wheel. Ayan, na-pull na natin lahat yung ano niya, yung lahat ng corner niya. Ayan, na-pull na natin yan.
na breaker natin yan, yung harap at likod na four wheeler natin yan. Pero hindi pa rin natin pwedeng tanggalin yung mga brace niyan. Yan, na-breaker natin yan kasi dito tayo maglalatag ng horizontal. Bago natin tanggalin yung mga brace, ikabit muna natin yung mga horizontal pati yung vertical para tumigas-tigas siya. Para pagtanggal natin yan, hindi na siya babalik. Hindi siya mawawala sa eskwala. Yan, ilagay muna natin yung horizontal pati yung vertical nito. Tapos i-pull wheel na rin natin. Yan, putulin muna natin yung mga kakabit natin dito na pansayag na horizontal pati vertical. Bali yung papasok dito ay bali siyam. Siyam na 3/4 by 3/4. Yun ang ating puputulin. Yan, bali ang puputulin natin ay ang haba niya ay 185.3 yung haba. Bali siyam na ganyan ang puputulin natin. Kaya eskwala muna natin. Bali yung blender yung gagamitin natin pupamutol. Yan, pagkakuha natin yan, saan natin grind. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Yan, naputulan natin yung siyam na vertical. Susulubin natin yung horizontal, bali dalawang horizontal, pang ganyan naman. Pampasa po. Yan, tatabasin natin. Bali, puputulan natin na horizontal. Ang haba niya ay 46. 46 yung haba niya. Ang pang horizontal naman natin, 1 by 1. 1 by 1 yung laki. We'll fly above the sky. We are heroes too. Ayan, kompleto na yung ating pang horizontal pati vertical. Yan, meron tayong siyam na 3/4 by 3/4, tapos dalawang 1 by 1. Yan, i-assemble na natin to. I-assemble na natin mga boss. Bali, magiging spacing natin dyan. Gumawa na ako ng spacer, tapos ikinumpit ko na, dinibide ko na sila. Bali, ang lumabas sa computation natin ang pagitan, ito 9 cm yung kanyang pagitan. Yan, ipabrikita natin to. Yan, naputulan natin yung siyam na 3/4 by 3/4, tapos mayroon din tayong dalawang 1 by 1 para sa pasalo sa ilalim. Tapos yung magiging spacing nito, ipagitan ng mga bawat bakal, kinumpit natin sa siyam, ang lumabas ang computation natin is yan, 9 cm yung lumabas sa competition natin. Ipapasok natin yung siyam. Medyo malimit siya, pero okay na rin para mas matibay. Ayan, bali gumawa na ako ng spacer para hindi na tayo maya magme-metro. Ito na lang nating lalagay bawat pagitan, tapos didikit natin, saka natin itatak para mas mabilis. Cover muna tayo ng ating mukha para hindi tayo masunog. Yan, yun yung ating spacer. Yan, ganyan lang ating gagawin. Tapos didikit natin. Sensya na kayo, wala akong taghawak eh. Kaya medyo tayo nahirapan. Yan, yung ganyan yung ating gagawin, tapos natin itatak. Yan, nakabit na natin lahat yung ano niya, yung sahig niya. Ang alam natin, i-pull wheel natin to.
Yan, ipulwin natin to lahat. Pati yung kabila. Pagka-pulwin natin, babalik ka natin. Tapos kakapit mo natin yung kanyang horizontal. Yung kanyang pang sa pusilalim. Yan, pulwin muna natin. Yan, ipulwil na natin yung kabilang dulo, pati yung kabilang dulo. Yan, pwede natin siyang baliktarin. Ibabaliktad natin para may kabit natin yung kanyang support sa lalim na dalawang 1x1. Ayan mga boss, na ikapit na natin yung ating pang gitna na 1x1. Yan, dalawa. Ayan, nakabit na. Tapos na, ayan ako na rin yan. Na full wheel ko na rin yung mga bawat ano yan. Ayan, lahat. Tingnan na pinakita sa video kasi masyado mahaba na yung ating video. Ayan. Ayan, lahat yan. Tapos tatanggal ko na rin yung mga ano yan. Yung mga support. Yung mga brace natin. Yan, bago nyo rin tanggalin, dapat na i-weld nyo na ito lahat. Tapos, bago nyo tanggalin yung mga brace natin para hindi na siya gagalaw. So, bali, ang ano na lang natin dito ay i-gagrind na lang natin ito, lilinisin natin ito. Yan, okay na siya. Okay na yan. Ang susunod natin dito, ang ating gagawin na, yung baseboard. So, bali, magkakameron tayo ng part 2. Paggagawa naman ng baseboard, yun ang ating gagawin. So yun, abangan nyo yung ating susunod na video, yung kadugsong na video nito para sa yung ating part 2. Part 2 ng paggawa ng steel bed frame. Ayan. So, welcome back again mga boss sa Johnny Workshop. So, bali ito na yung part 2 na ating paggagawa sa ating steel bed frame. Ayan, bali na i-full weld na natin yan. Yan, i-full wheel natin nung nakarang video sa part 1. Tapos, nahasaan na rin natin to. Yan, yung mga hininang natin, yung ating mga pinull wheel. Ayan, hinasaan na rin natin yan. Bali, hindi ko na siya pinakita sa video yung paghasa natin to. Madali lang naman maghasa niyan. Hindi ko na pinakita para hindi masyado umaba yung ating video. So, bali, ito na yung ating continuation ng paggagawa natin ng steel bed frame. Ayan. So, bali, ito na. Nabuo na natin yung ating pinaka-frame ng higaan. Ang next na gagawin natin, yung headboard pati yung footboard. Ayan. Pero bago natin yung umpisahan, kung di ka pa napag-subscribe sa channel natin, ayan, isi-subscribe mo na yan. Tapos click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may mga upload tayo mga bagong video. So ayan, umpisa na natin. Una natin gagawin, ayan, meron makikita nyo, meron tayong angle bar dito. Ayan, puputol tayo ng angle bar. Ang gamit nga pala natin na angle bar ay 2x2 by 1/4. Ayan, 1/4 yung kapal ng ating angle bar. Yung angle bar na yan, mga boss, dito natin kakabit yan sa mga corner. Ayan, dito sa corner ng ating bed frame. Dito. Ayan yung mga dugsungan. Ang gagawin natin dyan kasi, yung tornilyo na collapsible. Collapsible para ano siya, debuckless yung ating gagawin na bed frame para hindi siya hassle na ipasok sa kwarto kung may mga gibitan na ipasukan para makakalag natin yung gagawin natin na bed frame. Yan po, dito sa angle bar na to, gagawin natin dyan, puputol tayo ng 4 inches. Ayan mga boss, 4 inches yung ating puputulin. Yan. Bali, 4 na corner yung kailangan natin. Isa doon, sa dito, tapos doon sa kabilang kantong yun, tapos dito. Yan. Bali, 4 na 4 yung ating puputulin. Yan, 4. Puputulin natin yan. Para ito yung ating bubutasan. Bubutasan natin yung dalawa.
lalagyan natin sa gilid, tapos lalagyan natin ng tornilyo. Lalagyan natin ng tornilyo. Yan. Putol muna tayo ng ano, ng apat na angle bar. Ayan, naputol natin itong apat na to. Ngayon naman, bubutasan natin to. Ayan, bubutasan natin ng tigda dalawa. Tigda dalawang butas na 12mm. 12mm yung butas na gagawin natin na butas. Bago natin butasan ng ano, na ganito kalaki, butasan muna natin ng maliit. Ayan. Dito, jamarit muna na ano, na pambutas para hindi tayo mahirapan at hindi mabigla yung pagbubutas natin. Para pagka bubutas natin ng malaki, tuloy-tuloy na yung pabutas niya, hindi na siya mahirapan. Kasi yung butas na yan, yan, butas na. Yan, ganito muna, bubutas natin ng maliliit muna, bago natin butasan ng malaki. Ayan, na-markingan na natin yung mga bubutas natin. Yan, dalawa. Butasan muna natin ng maliliit. Yan, tapos gatong natin sa kahoy, yan, ganyan. Tapos tapakan natin. Pero kung meron kayong gato, mas maganda para hindi nyo natatapakan, ipitin nyo na lang, tapos babrayan na. Yan, dahil wala tayong gato, yan, ganyan na lang yung gagawin natin. Yan, butasan mo natin maliit. Yan, pagkabutas natin na maliit, pwede tayo ng bala na 12mm. Yan, para dito naman, tornilyo, para tumakbo dyan. Yan, pwede tayo ng bala na 12mm kasi laki ng tornilyo natin. The only thing I can see is my... na. Ayan, ganun din yung gagawin natin dito sa natitira pang tatlo. Ayan, sasakay din natin yan. Papalakay natin. Tapos ayan natin, sausaw natin sa langis yung ating bala ng ano, ng barena. Para pagka ibinarena natin, bisa ganung uminit. Oh, soon, I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town from... Ayan, butasan natin to. Pagkatapos natin butasan yan, hasain natin yung gantong gilid. Yan, yung loob nito gamit yung ating cut-off machine. Yan, i-gagrind natin ganyan, papatadaan natin dyan para matanggal yung kanyang edging dito sa loob. Ito yung ano nyan, yung edging. Yan, pagka ano, yan o. Hindi siya pantay. Kaya pagka inilapat natin dito, ayan, makikita nyo, kawang siya. Yan, kawang. Yan, kumakawang siya. Yan, ganyan. Pagka hindi natin tanggal yung ganito, yung ganyang corner. Yan, dapat mahasa natin yan. Dapat may flat natin yan, kagaya nitong isa. Yan, kagaya nito. Yan, nahasa na natin to. Yan, papakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng nahasa sa hindi. Yan. Pagka dinampal natin yan dito, yan, makikita nyo, pit na pit siya. Yan, pit na pit. Hindi siya kumakalog. Wala siyang kalog. Dapat siya sa ganito sa gilid. Ayan. Lapat na lapat. Ayan. Lapat na lapat yung kanyang ano, hindi siya kumakalog. Ayan. Hindi siya angat. Pagka nasa yung ganito. Pagka hindi naman nasa, ito. Ayan. Makakita nyo yan, no? Sumasayaw. Ayan. Kawang.
kawang siya. Lapat na rito sa ilalim. Ayan, lapat na siya rito. Pero dito sa ibabaw, ayan, kawang. Ayan, kawang siya. Kumpara natin dito sa nahasa natin. Ayan, pantay siya rito sa ilalim. Pantay din siya sa ibabaw. Ayan. Kaya dapat natin itong hasain, yung gilid na yan. Kagaya nito. Ayan. Ayan, hasain muna natin yung apat na ganito, yun po yung dalawa. Ayan, hasain natin yan. Ayan, pagkatapos natin yung butasan, ayan, nabutasan natin. Ayan, pwede natin yan ikabit sa mga corner ng ating bed frame. So, ito yung width niya. Yan yung width. Yung width niya, double, ang ginawa natin sukat ay double size. Ang sukat ito, ang double size natin ay 48. Tapos yung length niya, 75 standard. Yan. Doon natin nilalagay ito sa length. Sa 75 ng haba. Yan, sa pabang yan. Yan. Yan, puro paganto. Yan, paganyan yung sabit natin. Pupunta rito. Yan. Sa kabila naman, ganun din, pupunta rito. Pupunta rito. Hindi pwede pa ganun kasi dito yung ating yan, doon nakalagay yung ating headboard. Tapos sa kabila, yung footboard. Yan, footboard doon sa kabila. Kaya paganyan nyo yung orientation natin yan. Yan. Pag tapos natin yan, yan, pwede natin yung butasan tapos ikabit na natin. Tutorial natin. Yan, marking nga kung lang. Yan, marking nga natin. Dapat to, dapat nakapantay dito. Yan, sa gilid. Yan, pantay siya. Para pag identify natin dito yung pamaan nito, yung kanyang headboard o kaya yung footboard, pantay siya rito. Yan, pantay. Yan, dapat to pantay. Saka nating markingan. Yan. Yan, na-markingan na natin. Yan yung marking natin, pwede natin yan butasan. Yan, kahit i-diretso na natin na 12mm yung pambutas natin dyan. Pagka-marking natin, gamit tayo ng pako, tapos marking natin dito. Yan. Para pagka tinutok natin yung ating term ng barena, hindi siya tatakbo. Yan, may ano siya, may stopper siya yan. Meron siyang dinadaanan. Meron siyang guide. Yun yung ating tuldok na yan. Yung ating pinakuan. Yan, butasan natin yan. Ayan, nabutasan natin. Kapit natin yung palagay natin dyan na angle bar na binutasan natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng ito yung ating tornilyo. Yan. Ang nilagay ko na tornilyo, yan. 12mm na bolt. Mas malaki, mas maganda. Yan, kaya nilagay natin 12mm para mas matibay siya. Yan, tapos yung haba naman ito, uno media, yung haba yung ating ginamit na haba na bolt. Tapos yung nut nito, 12mm din. Yan. Yan. Kapitan natin to. Tapos may washer din yan. Malalaking washer. Yan. Kapit natin. Ayan. Lapitan natin siya. Yan. Ay ilagay natin yung bolt natin. Yan. Yung mapapansin nyo. Lapat siya. Yun sa ginawa natin kaltas. Yan, dapat pati pagka magbubutas kayo, yan, pantayin nyo rito para pag lagay natin dito ng ano nito, yung pinakapamaan nya. Ayan, pagka nilagay natin itong 2x2 pamaan nya, tapos hihihin lang natin dyan, lapat sya. Yan, ganyan. Yan, lapat pa rin sya. Tapos dito, nilagay natin nya ng yan, washer. Yan, malalaking washer yung kinabit natin. Yan, ganyan lang yung gagawin natin. Lahat ng kanto, lalagyan natin yan ng ganyan. Yan, sa kabila. Tapos doon. Tapos dito.
Yan. Paulit-ulit lang yung gagawin natin. Ganyan lang gagawin natin. Yan. Yan, ikabit na natin yung mga bracket natin para sa mga tornilyuhan ng ating baseboard pati footboard. Yan, para collapsible siya at tatanggal. Yan, makukuha na natin yung lapad nung gagawin nating baseboard. Kaya kilabit muna natin to para makuha na natin yung sukat yung paggagawa natin ng footboard pati headboard. Yan. Kasi kung basta lang tayo gagawa, susukatin natin to. Ayan, ito yung susukatin natin yung lapad dito. Ayan, kung kukunin lang natin yung 4 feet na yan, kukulangin tayo pagka ganyan yung kahaba lang yung ating gagawin na footboard. Kasi yung ating bracket, ang kapal niya, 1 port, eh dalawa yan. Kaya medyo malaki din yung diferensya. Hahaba siya, haba. Kaya dapat, i-add natin to yung ating mga bracket na yan. Yan. Sukatin natin yung magiging haba ngayon. Yan. Yung sa kabila, nakakabit na rin yung ating bracket. Yan. Tingnan natin yung haba niya. Yan. 123 yung ating haba ngayon. Kung kinuha natin yung ayan, yung 4 feet, kulang tayo. Kukulangin tayo sa footboard natin yung haba. Yung lapad. Yan, kaya ang susukatin natin na haba, yan, 123. Yung kukunin natin na haba. Kasama na yung dalawa nating bracket. Yan, yung angle bar na kapal na 1 port. Yan, gawa na tayo ng headboard, footboard. Yan yung haba natin, 123. Ayan mga boss, bali yung ating gagawin na, na headboard, pati footboard. Ito nga pala yung mga boss yung tiyatawag na, ito yung footboard. Yan, footboard. As ito yung headboard. Yung haba ng ating, ng footboard. Ito yung paan to. Yan yung paa. Yan ang haba niya, 28 inches. Tapos dito naman sa, sa headboard, ang haba niya, 37.5 inches. Yan. Ito yun, mga boss. Yan, 2x2. Ito yung ating gagamitin sa pamaan ng footboard pati headboard. Yan, 2x2. Galvanized iron. Tapos yung lapad natin, yan, simula rito, tas hanggang doon, yung lapad niya, 123 cm. Yan. Pumutol na tayo ng 2x2. Yan. 2x2 na pang headboard pati footboard. Yan, kailangan natin ng dalawang 37.5 inches, yan, para dito sa headboard. Tapos 28 inches para naman sa footboard. Ayan. Tapos putulin na rin natin itong mga 1x1. Ayan, bali yung pang-ano natin, pan dito sa ibabaw, pati ibaba nito, 1x1. Yan, 123 cm yung ating puputulin. Ganun din yung sa taas. Tapos itong magiging design na to, yan yung mga W na yan. Ang bakal na gagawin natin dyan is 3/4 by 3/4 ating pagpuputulin na tapos ipabrigate na rin natin. Ayan, naputulin natin yung dalawang 37.5 tapos dalawang 28. Ayan, pagkaputulin natin yan, ayan, tatakloban natin to. Ito yung mga ilalim yan, tapos yung ibabaw tatakloban din natin yan. Gamit din to, kakatlan natin to kasi yun ay tataklob natin. Ready to explore right.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Ayan mga boss, tapos na natin itong i-fabricate. Tapos, na-pull welder natin, nalinis natin, nag-grind. Ayan, makikita nyo. Ayan, mga malilinis na yung ating mga pinaghinangan. Ayan. Yung isa, ganun din. Ayan, buo na rin yan. Next step natin gagawin na, i-ano natin ito. I-install natin dun sa kanyang frame. Ayan, yung frame nya. Ayan. Bali, may layout na yan. Ayan, dito natin kakabit yung bracket natin, yung angle bar na ginawa natin. Ayan, dito natin ikakabit. Bali, yung height natin, simula rito sa baba, sa flooring natin. Ayan, bali, ganito yung position niyan pag nakatayo. Ayan, ito yung height natin. Bali, yung naging height natin is 1 feet. 1 feet yung taas na ginawa natin. Yun yung standard na pinukuha ko para hindi siya masyado mataas. Ayan, dito natin nila ikakabit yung ano. Ayan, lahat yan, may ano na yan, may mga marking na yan. Lahat ng ating paa. Para pag ikinabit natin doon, kasi na natin ito yung wheel. Ayan, may marking na rin dito. Ayan. At yung kabila. Ayan, may mga marking na yan. So yun. Ayan, dito natin yan didikit. Ayan dito. Ayan, ayos ko lang. Ayan. Yan na yung ano natin. Yung paa. Ayan. Tapos, ilang natin ito rito. Ayan, kita nyo yung marking na yan. Katapat lang natin itong angle bar. Yung ginawa natin dito para sa frame. Ayan. Kasi ihihinang natin ito full wheeled dito sa lalim. Ayan. Yung baba, ganun din. So, sa kabila, ganun din. Ayan. Ayan, umpisa natin. Ihihinang natin ito. We will fly above the sky. Okay na yung ating ano, yung ating steel bed frame. Ayan, naihinang na rin natin yan. Naka-pull-wheeled na. Ayan yung ating ano. Bali, hasahin na rin natin yan. Ganyan yung ginawa natin mga boss. Ito yung angle bar. Tapos may dalawa siyang tornillo. Ang bolt niya, 12mm. Sa kabila, nalag-ginamit natin ng washer na malalaki. Ayan, ganyan yung ginawa natin. Ayan, matibay na yung ginawa nating bed frame. Kahit ugayin natin, matibay. Ayan. Yung ating design sa yung ating headboard. Tapos ito yung ating footboard. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa comment section natin at sasagutin natin niya, aabot nating mga kaya. Oh, hanggang dito na lang yung ating video. Next step, ang susunod natin na gagawin na lang dito, pipinturahan na lang natin to.
Yan, papakita ko rin sa inyo yung pagka napintura natin to, yung finished project niya. Kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload tayo mga bagong video.